Hello, good morning everyone. Andito na naman kami ng asawa ko. Ako ay nagtutunaw ng asukal para sa leche plan. Pero ang ginamit natin ngayon ay itong white sugar. Kasi yung segunda mano kasi na light brown. Parang napansin namin mayroong mga solid pa na asukal at saka batik-batik. Hindi maganda masyado pag nasa ibabaw na ng pag atin na ibinaligtad yung leche plant. So, ito na lang para safe. Ang mahalaga po, pag nagtutunaw tayo, hindi dapat papantayin natin ang asukal kasi ang hinihintay lang natin matunaw. Hindi naman kailangan na kulong-kulo siya o kumulo. Kasi pag nakulo na siya ng ano, gusto papait po yan. Papait yung ating pag-caramelize. So, yan na lang po para ano. Yan, hanggang ganyan na lang. Ngayon, kung mapapansin nyo po, meron pa siyang konting ano, hindi na tunaw. Pero okay lang yan kasi ang mahalaga po nagpantay siya dyan sa lanyera. Pagka nasa steamer naman siya, matutunaw naman niya ulit. Ito pala, migin muna natin bago lagyan ng mixture niyang ano, yung pang leche plant. Ayan, dito na naman tayo sa isa. Isa-isahin lang natin kasi itong ating kalan, maliit lang. Wala naman tayong, mas mahirap din naman kasi yung uling na maglalagay, magniningas pa tayo yung uling tapos ilalagay sa barbecuean. Yun naman pagka ilalagay yun, maramihan siguro na order, pwede yun. Pero ito lang, kunti-kunti lang naman na order, tag-sampu lang. O, pwede na rito kasi palamigin pa naman eh. Pag palamig, ang ano niya guys, titigas na yan. Pero okay lang, basta magpantay lang sa lanyera. Mabanig lang yung ating caramelized sugar. Hintayin lumamig, tsaka lagyan ng mixture nung pang leche plan na nakatimpla na. So, ayan kung mapapansin nyo guys, matagal talaga. Mahirap kasi lakasan yung apoy kasi masusunog agad yung asukal. Dapat eksaktong matunaw lang. Isa nga po, pero parang nakumulo na ng konti. Dapat hindi hintayin kumulo. Tamang-tama lang talaga matunaw. Kaya dapat angat-angatin natin. Dapat ganito rin may panghawak kayo. Yung isa medyo ano na. Medyo na brown na. Kahit na puti siya, brown na yung isa. Kasi kumulo yung sugar. Dapat talaga hindi kumulo. Saktong-sakto lang matutunaw. Kahit yung iba hindi na matunaw, okay lang. Kasi ilagay naman natin sa steamer yan. Paglagay doon, matutunaw na lahat yan. Ayan. Ito guys, maganda ito. Kasi ayan. Hindi siya kumulo. Yung isa, kumulo ng konti yon. Sa dalawang kutsarang asukal, ganyan, ipa-flat lang natin, pantay, tapos tunawin ng dito sa mahinang apoy. Kaya gumawa kami ngayon kasi may panibago na namang order. Ngayon ay October 10 ng umaga at mamaya pang hapon ang pick up nito. Napapakita ko lang guys yung kung ano yung difference nung isa, kasi yung isa kumulo talaga. Dapat ganito lang. Yan, alis-alisin nga natin sa apoy. So guys, ito yung perfect na gawa. Hindi talaga ito kumulo, ay ganyan lang. Ito lang. Hindi siya kumulo katulad ng isa, kasi inangat-angat ko, binantayan ko talaga. Yung isa nakaligtaan ko ng sandali. Pero hindi naman mapait yun at okay lang. So ayan nga guys, ayan. Kung makikita nyo dito sa gilid, meron pa dyang kunting hindi natunaw. Pero okay nga lang yan kasi pag ang mahalaga, nagpantay lang yung dami ng
caramelized sugar dyan. Itigas naman talaga yan. Pag nasa ano na steamer, ano yan, lalambot ulit yan. Titigas yan dahil kailangan natin palamigin muna yan. Yan guys, nabanggit ko lang, meron palang nag-comment sa akin dun sa una kong video na nag-caramelize ako ng segunda manong asukal, yung brown sugar. May nag-comment, may nagtanong kung pwede ba daw ba tunawin yung asukal na sabay-sabay, maramihan, tapos ilagay na lang sa lanyera. Ang sagot doon, pwedeng-pwede. Kaso nga lang, pag maraming asukal doon sa kawali, mas may tendency doon na masusunog at lalo pang mas matagal. Ang sikreto naman, para hindi masunog yung asukal, lalagyan ng kunting tubig, mainit na tubig para mabilis matunaw. So, hintayin nating lumapot yung asukal. So, di ba guys, may ano, ang tubig ay kung nakakababa ng life, ano ng, para hindi masira, hindi agad mapanis. So, mas maganda ganito kasi mas safety, kasi wala talaga tubig. Yun, pwede yun kung maramihan naman talaga sobra ang gawa. Magka-caramelize ka na doon sa ano, sa kawali na ano, maramihang asukal. Kung talagang ang dami-dami na ng order. Pero ito, mas maganda kasi direct sa apoy, wala talagang tubig. Ang ano lang naman natin, pagpantayin lang natin na yung asukal. Ayan, medyo kumulo na naman. Sangat. So, ang ganyan lang yun guys, ganyan. Okay, mamaya na ipapakita namin yung finished product namin na gawa. Kung ikumpara natin doon sa ginamit namin dati na light brown sugar. Tingnan natin ang result, yung pag natapos na at naluto na at nakikita na natin to na naka-ready na. Makabaliktad na. Ganito talaga tama, ang tama guys, oh, yung talagang hindi kumulo. Hindi siya dapat kumulo talaga. And kasi mabilis talaga siya tumigas. Ayan. Yeah, ang paghalo, ganyan lang. Pag nakita na parang tunaw na, igaganon lang siya dahan-dahan. Angat, tapos dahan-dahan ang ikot. Ayan guys, pinatay ko lang sandali yung apoy. Yun, inilayo ko lang siya konti sa apoy, bigla nang tumigas. Pero at least nag-melt na siya, tapos nag-caramelize na siya, tapos pantay. Ayan. Bawal yung action na siya ng kulo guys, bawal yun. Dahan-dahan lang na ganun. Angat. Yan, okay na yung ganyan. Yan, okay na yung guys. Hey guys, ito na naman yung bagong gawa namin ng asawa ko. May order na naman. Ngayon is October 10, Thursday. Ayan yung bagong gawa namin. Yung pinakita ko kanina na nag-caramelize ako ng white sugar. Ito na yon. So, ayan na guys, yung finished product. Meron kaming 10 orders. So, pinasobrahan na namin. Bale, 12 yung nagawa kasi baka magdagdag pa sila. So, yung isa kasi alanganin naman, manipis. Sa amin na lang yan. Yan, sa amin na lang. So, ayan guys, yung bago naming gawa. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, ayan. Maganda. Wala siyang butas. Walang butas yung loob. At mas maganda yung white sugar yung ating gawing ika-caramelize. Super lambot guys, at saka creamy yung aming leche plan. So again, this is Arleen Liwag. Please subscribe to my channel. Pag-hit lang yung bell para ma-update kayo sa susunod kong video. Maraming salamat. Bye!